Magandang araw ka, Random, at interesting ang araw natin ngayon dahil gagawin nating load ay yung rep. So yan, makikita nyo, doon sa out ni inverter ay may nakaplug na extension. To. At yung extension naman, yan, nakaplug yung rep. So susubukan natin siya. Pagaganahin natin yung ating rep gamit yung inverter. Siyempre, bago natin pagganahin yung inverter or buksan, i-check muna natin yung battery level. At dito naman, 12.4. Kaya okay pa naman siya. Nasa almost, ano pa yung charge niya? 60%, ganun. So, yan. Buksan natin yung inverter. Buksan natin sa inverter at... Oh, yan. Error number 06. Dinag, throttle down na siya. So, off ko ngayon yung inverter. Yun yung nangyari sa kanya. Para makasigurado tayo, ka-random, kung ano yung nangyari kanina, syempre, isasanggunin natin doon sa user manual ni SNAT. Kaya importante na natatabi natin yung mga paperwork tulad nito para meron tayong reference regarding doon sa device. So yan, hahanapin lang natin yung yan. Naandito sa page number 8 doon sa manual, error code and solution. So hahanapin lang natin ang error code doon ay E06 yan. Under ng E06, under voltage o battery. Then ang solution niya is make sure the battery be full charge or replace new battery. So yun yung suggestion niya. Ngayon, ang titingnan naman natin ay yung mga involved doon sa system. Ayan, dito na tayo doon sa rep. Ang rep naman namin ay ano po. Yan, kung makikita nyo, 160 watts lang yung power consumption niya. Pero dahil ito ay may compressor, magkakaroon talaga ng surge. Pero kung titingnan mo, ay pasok pa din yung sa operating ng capacity or wattage ng ating inverter. Ang ating inverter naman, yan, kung makikita nyo naman, 12 volts, 1 kilowatt naman siya. Ibig sabihin, pasok na pasok siya dun sa range. So, bakit nag-error yung inverter at hindi niya kinaya yung load? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung sa battery naman po, ang gamit ko ay Narada 12NDT200. So, yung capacity natin, ayan, 12 volt, 200 ampere. Ibig sabihin, sufficient. May store power pa talaga siya para i-run yung load. So, ano yung naging problem? Bali, ang nangyari ka, random, sa ating setup ay itong tinatawag na voltage drop. So, ano ba yung voltage drop? Siyempre, para mas maintindihan natin, meron akong simpleng diagram. So, yung voltage drop, kaya nagkakaroon ng voltage drop dahil sa haba ng distansya, simula battery, papunta ng inverter. Ibig sabihin, yung kuryente, simula battery, ay tatakbo sa linya na ito, papuntang inverter. At yung linya na yon ang magdedetermine sa ating voltage drop. Ngayong naintindihan na natin or nakuha na natin kung bakit nagkakaroon ng voltage drop, sunod naman is paano ba kukumputin yung voltage drop. Then, ito yung formula para makuha si voltage drop. Bali dito, ang formula ng voltage drop is equal to 2 times K times I times L divided by Cm. So, yung 2, ang ibig sabihin lang po ng 2 ay yung number of wires. Then, yung K, ito is yung value ng type ng wire. Meron kasing dalawang type ng wire. Una, yung copper. Pag copper, ang value niya ay 12.9. So, yun yung copper. Ang isa pang type ng wire ay aluminum. Sa aluminum naman, ang value niya ay 21.2.
Then, yung I naman is yung current. Then, yung L, ito na yung length ng ating wire. Ang pinakahuli, yung denominator natin, yung CM. Ibig sabihin naman ng CM ay circular mills. And yung value na yan, yung mga value nito ay isa-substitute lang natin doon sa ating formula. So, mamaya doon sa ending part ay, or mamaya kung maisisingit ko, magsisingit ako ng pictures kung saan makukuha nyo yung mga value nitong value ng wire and yung circular mills. Bali, yun lang yung pinaka-importanting factors, then yung length, yung current. So, isa-substitute lang natin yung value ng aking setup dito sa formula. Kung mapapansin nyo ka random, medyo may kahabaan yung wire na ginawa ko. Simula dito, galing doon sa battery line ng ating inverter, papunta dito sa gitnang circuit breaker, pababa pa dito. Tapos, yan, nag-roll pa siya doon bago makarating sa terminal ng battery. At lahat ng yan ay nag-length ng 7 feet. Karandom, kung gusto mo din kumpyutin yung value ng iyong voltage drop, ito na yung pinaka formula natin. Mamaya aabangan mo na lang, ipa-flash ko sa screen yung circular mills o yung value ng ating wire. So, yon. Nakita nyo naman na sinukat ko, and yung mga value ng setup is ilalagay lang natin dito sa ating formula. So, yan. Sabi dito, voltage drop is equal to 2 dahil dalawang wire yung ginamit natin, positive and negative, then 12.9 dahil copper po yung wire na gamit ko. Doon naman sa I, yung current, i-compute na natin sa 60 dahil ang aking inverter ay 1 kilowatt. Ang linagay ko na current niya ay 60. Then, sunod is yung length ng aking wire. So, tulad ng sinabi ko kanina, umabot ng 7 feet yung haba ng aking wire. So, ang circular mills pala ng aking wire, dahil yun ay gauge 6, ano siya? 26,240. Then, ang gagawin lang natin, i-multiply lang natin lahat sa taas, and ang result niya ay 10,836. Then, divide natin yung circular mills na 26,240. Ang result po ay 0.41. Bali, ang voltage drop ng aking setup ay 0.41. Ngayon, para makuha naman natin yung magre-reflect yung voltage na nakakarating sa inverter, is ileless lang natin doon sa value ng battery kapag siya ay full charge. Ang value naman ng battery kapag full charge, usually ng lithium acid, mga deep cycle, kahit gel pa, AGM or AGM plated, ay 12.9. Yan na po yung pinaka fully charge. Full charge yan. Full ng battery. Minus lang natin yung voltage drop na 0.14. Ang result, po ay 12.49. So, bale, ito na lang talaga yung aabot doon sa ating inverter. Then, tama din dahil ang aking
battery, kahit nag-charge siya at umaabot ng 12.7 kasi maghapon na charge, pagka gabi na o wala ng sikat ng araw, nag-aano din talaga siya sa 12.5. Lagi lang 12.5. Hindi na siya nataas ng, di ba, dahil nag-charge siya ng, pinaka-peak na nakita ko ay 12.7, dahil wala naman akong load, di ba, dapat mag-12.7 din siya. Pero, lagi siyang nag-normalize sa 12.5 or dito sa 12.49. Then, kanina, pag run natin ng setup doon sa starting ng video, makikita nyo nung inon ko yung ating controller na 12.4. Kaya, laging dito siya. So, yan na po. Mamaya ay ipapakita ko yung value ng circular mills para makita nyo din at makompute nyo din sa setup nyo kung meron kayong voltage drop at ilan yung voltage drop. Kasi usually ito yung nagkukos kung bakit nagbibip ang ating inverter, lalo na kay snap, and makikuha mo yung ganun error number 0608, which is tinutukoy niya is yung voltage drop. So yun yung, eto na yung sagot kung bakit meron tayong beeping sound doon sa ating inverter, dahil yun dito, at eto na yung papaliwanag kung bakit. So yun lamang po. Kung meron kayong nakuhang information regarding sa aking content, paki-subscribe po, like and subscribe. Pwede mo ding i-share sa mga tulad natin na sa setup ng off-grid system. Maraming salamat po and God bless. Please subscribe.